Ayan, welcome back to my channel mga idol. So meron lang sana akong isi-share sa inyo itong San Array na Class D. Class D amplifier mga idol. Ayan siya. So yung problem nitong isa, bali dalawa to pala mga idol. Yung problema nitong isa is yung kanyang ito mga idol, papakita ko sa inyo, share ko lang sa inyo. Ayan. So bali dalawang film ano to mga idol, ha. Ingay ng anak ko. Yan, sabog yung dalawang ano mga idol. 105G63 film capacitor to mga idol. Film capacitor. Tapos itong problema ng isa mga idol ay nagpo-protect to. Ginawa na natin lahat. Pero mainboard yung problema niya. So bali i-convert ko na lang to. Papakita ko sa next video natin. So ito mga idol, yung papakita ko sa inyo, ito okay na to. Pinalitan lang natin ng film capacitor dito, ayan. Ang problema pa nito mga idol, pag napalitan mo na, pag hindi mo finors on, hindi talaga siya mag-work ng maayos. Kailangan mo siyang i-force on. Kung napapansin nyo dito mga idol, ayan. Ayan. Mayroon yung ano ko lang, unplug ko lang mga idol, kasi nakasaksak to eh. Ayan. Ayan, dito mga idol, ayan. Yung ground tsaka standby, yung number 3 na pin, tanggalin ko muna. Aray ko, mahigpit. Ayan, ayan. Simula sa 1.5 volts yun eh, sa dulo. Ayaw naman tuminak nito. Ayan, 5 volts ground standby AC. Detect yata yan. Ang labo. Ayan mga idol. Yung STB tsaka ground, pag naayos nyo na yung problema, pag short nyo yan mga idol, magi-click yung relay nyan, tapos bibitaw ulit, tapos unplug nyo, tapos isaksak nyo ulit. Sa ganong paraan mga idol, madi-disable mo yung kanyang nadidetect na problema. Yung protect niya madi-disable, tapos magbaback to normal yan. Medyo pinahirapan ako nito mga idol sa pag-discover ng ganun. Mula nung shinort natin yon, kasi magto-totally mawawala naman talaga yung supply ng 5 volts dyan mga idol sa sa standby. Hanggat hindi nawawala yung 5 volts dyan, dito mag-ooperate mga idol. So ang ginawa ko nga yun, shinort ko siya, nawala. Tapos yun, nag-work na yung ating Class D amplifier na San Array mga idol. So galing pa daw ng to mga idol, ng US. Ito ay ginagamit sa isang nako ang ingay. Ginagamit ito mga idol sa isang resort. So ito ay nasa pool. Ay, yung isa ay nasa garden nila. Bali, apat ito. Itong dalawa yung nadali. Dala pa daw ito ng amo nila mga idol, galing US. San Array. So yun lang mga idol. At sana makatulong ako sa konting idea na binigay ko. Ganun lang mga idol. Kapag napalitan nyo na o kaya naging okay na yung dito sa amplifier section nyo, kasi ito lang yung kanyang amplifier eh. Yan. Ganito talaga mga idol yung mga Class D. Ito ay mababang wattage lang siguro kung nasa mga lang to mga idol. 125 eh. Siguro kung nasa mga 130 o 150 watts per channel. Pero malakas din mga idol.
Try natin. Plug in ko lang ha. Ayan, umilaw na. Lalagatik yung iyon. Tapos, teka, on natin pang cellphone. Ayun, mga idol. Medyo loose lang yung ating ako, ayun. Ito pala mga idol ay walang ano to ha. Mapapakita ko pala sa inyo idol yung likod niya. Kasi same lang naman model ko. Yan yung likod niya. Ito yung EQ preset bank, EQ preset selection. Ito yan mga idol oh. Yan. Ito ay walang sariling volume. Wala siyang volume mga idol. So dito ka sa cellphone mo mag volume. So salangan natin ng ragatak na ano. Ayan. Medyo may humming tayo. Ayun. Hindi maganda yung ating ayusin ko lang mga idol. Ayan mga idol. Ayan. Lakasan natin. Naku, pag nagagalaw talaga yung jack, no? Ayan. Lakas niya mga idol. Yun, hanggang dito na lang mga idol. Sana nakatulong ako sa inyo kahit papaano. Ganun lang mga idol. Pag nakuha nyo na yung sira, ulitin natin. Ipag-short nyo lang yung standby tsaka yung ground. Babalik sa normal yan. Hindi na to magpo-protect. So bali, protection nyo lang yon. So ito lang yung sira nya. Ang kanyang 105G63. Ano to mga idol, 63 volts, film capacitor mga idol. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Let's go!